coach na nandito ka? At hindi ko sasabihin. Kayo, nagkita na kayo? Oo. Vivian. Kung sakaling magkita ulit kayo ni coach, huwag mo sabihin nandito ako, ha? Ikaw lang ang kaibigan ko dito. Masaya ako pag magkasama tayo. Kaya sana, huwag mo ang palulungkutin. Martin, magkaibigan tayo. Hindi tayo magiging malungkot. Tsaka ate, sabi niya sa akin, boyfriend mo daw siya. Tsaka ate, pwede na yung si Kuya Martin eh. Cool! Nako, eh ano naman ang alam mo sa cool? Ikaw talaga. Tsaka alam mo, kaibigan ko lang si Martin. Kung sakali ate B, kung ma-inlove ka, pwede na siya eh. Uy, hindi pa ako ma-inlove, no? Sa dinami-rami ng mga problema natin, hindi pa panahon para sa love-love na yan. Okay? Tsaka marami pa akong pangarap para sa atin. Tulog ka na nga. I love you, te! I love you too. Ma! Looking good, Ma. Lalo kang gumaganda. Mamaya na ako alis. Saan ba tayo, boss? Basta, paandarin mo lang. Alam mo, miss, sayang per segment kasi. May cancellation fee around $150. Hindi mo naman na-refund lahat ng binayad mo. Kung alam niyo nga lang kung gaano ako nanghihinayang eh. Ano yung ticket mo? Miss, pwede bang mag-last moment muna kami ng ticket ko? Pabalik ako ng Paris. Kapag natapos na ang lahat ng dapat matapos at maayos na lahat ng dapat ayusin, babalik si Vivian Biscara ng Paris.
Miss, papicture naman kami. Diyan lang ako. Yan. After a long time, sure hope you're prepared. I have meetings left and right today, Carlos, so hindi na kita ma-formally ma-introduce sa ating mga staff, if that's all right with you. Yes, of course, Chairman. Dumating na si Congressman Gatos mula sa kanyang Tokyo trip. We have a lunch meeting with him. I'll check my calendar if I can join you. Well, the last time I checked, parang punta. Of course you can. You must. I say so. Sir, coffee? Sir Carlo, hindi ko po napasok ang coffee niyo na exactly 10 a.m. Kasi may kausap po kanina. Hindi na po mauulit. Dapat. Lechi, ako rin ang coffee. Mga 10:15. Tsaka, dinner tayo mga 7:15. June! Excuse me po, sir. Ate, pinila mo yung pagporma mo at kasigusuhin mo problema ni Biscara. Ate, okay ka lang ba? Kahit hindi ka na makakabalik sa Paris? Makakabalik din ako doon. Basta ang mahalaga ngayon, tayong dalawa magkasama. Tiyan mo. Ate Vivian, halimaw! Ay, Vivian! Hanap mo na ba yung pinagsunlaan ng camera ni Biscara? Hinahanap na, sir. Yung kaso sa loan office, nareglo na. Eh, hinahanap na rin po, sir. Eh, kaya lang, hindi po makontakt si Biscara, eh. Kailangan po kasi siya dun para sa loan. Sir, hindi ko kaya nagbalik na ng Paris yun? Excuse, sir. Hello, President's Office. The chairman would like to confirm yung lunch meeting with Congressman Gatos. Okay. I'll wait for a second. Sir Carlo, lunch daw po with chairman kasama si Congressman. Sabi mo busy ako. Hindi ako pwede. Eh, sir, paano si chairman? Hello, miss. Sorry, ha. Hindi daw siya pwede. Gusto mo ako, pwede ako. Lunch tayo. Mrs., paano naman ang umililipat dito next week? Eh, kababayad ko palang unang lahat ng utang ko. Abay, dapat lang na magbayad ka, no? Ay, naku, hindi ko nahihintayin na mabaon-baon na kayo uli ng utang sa akin, tapos malugi pa ako. Basta, sarado na ang usapan namin ng taong lilipat dito, kahapon pa. Maawa naman ho kayo, Mrs. Nakamura. Hindi naman ho ganun kadali ang biglang lilipat. Ay, ang tagal-tagal ko nang naawa sa inyo. Ilang buwan na. Lalo na dun sa dupang kiyuhin. Basta ayoko na sa inyo. Magbalot-balot na kayo. Lumayas na kayo! Ayoko na sa inyo! Ate Vivian. Noon, eh, parang dalawang beses pa lang ata kami nakikita noon. Pero sure ako that I missed your son. Ay, labo ko, no? Ay! Anyway, Tito, sige, promise ko sa'yo, I will date your son pagkatapos yung makapag-usap ni Papa. Yeah, kung pabisa mo magsaset up ng appointment, okay? Yeah, sure, bye! Aray ko, kanina ka ba? Ano ba? Order na yun, sir. Mamaya na. Ano ba naman yan, Alex? Aba, yung sira-sira ng beauty ko dito nung kakahintay. Paring George, anak mo, nasaan? Oh, my God. Oh, that's so funny. Yes. Wait.
Alam ba ng dad na akong kasama mo ngayon? Kumaigal na kumain. May sitio si dad. Come on, what else do you want? I'll have the pasta. Okay. Don't you have any respect for other people's time? Pero nagpasabi ako sa sekretarya ko na hindi ako pwede. Pero ako napapunta sa'yo doon! I expect you respect my authority, Carlo. I'm sorry, Dad. It's just that ayaw ang makapag-meeting sa mga kaibigan nyo na hindi ko naman alam kung anong agenda. I'm still in control, Carlo! Hindi kita pupuntahin doon kung hindi ko alam at hindi tama ang agenda! And then put that in your thick skull! For an exam, para hindi ka nangungopia. Binalikan mo lang kami kasi napahiya ka nung camping. Huwag ka na, crybaby ka pa, you stupid moron! No. You're being punished because you lost control, Carlo. You lose control of yourself. You lose control of the situation. You become the loser. You lose everything. At hindi dapat nangyayari ang ganun sa'yo. Never. Do you understand? Palayasin kayo agad-agad? Gusto mo rest? Baka ako yung landlady mo eh. Hayaan mo na. Ang bagay nangyayari dahil may dahilan. Mabuti na lang may forehead dun sa pangatlong kanto. Eh, at least nga, malapit-lapit. Nakakatipid tayo sa paglipat ng gamit. Ang problema nga lang, pagka ganito, nakakagutom. Magtubig ka muna, Kion. Gusto mo ba kumain? Wes, kakain tayo sa labas. Yes! Woo! Kakain kami! O sige, Kuya Martin, magbibis muna. Magti-dessert muna ako sandali lang, ha? Mamsi naman kasi, you should have called Carlo. Sana man lang, tinanong niyo muna siya kung sisipot siya o hindi. So, kasalanan pa namin ang daddy mo. Ay, wala akong sinasabing ganon, okay? Na-inquamo nga ng iced tea yung mamsi ko, mainit ang ulo eh. Mamsi, huwag ka nang mabad trip, okay? Baka kasi kaya hindi siya sumipot dahil imbis na kayo, eh ako na ang gusto niya makita. Well, baka nga. Mainit ang ulo ni Dad. Huwag mo muna siyang kausapin. You know him. Bukas, okay na naman kayo ulit. So, come. I cook dinner for you.
mag-iwi ni Kuya Martin. Nakuhayaan mo na. Pabalik rin yun agad. Hintay-hintay na lang natin ng konti. Narating rin yun. Uy, Kuting! Kuting! Teka! Leon! Ano ba? Bakit ka kasi tawid ng ganun-ganun na lang? Kuting kasi, T. Kuting, hindi ka napamak. Tingnan mo, ok. Ano ba kayo? Pwede ba sa susunod? Huwag kayong tatanga-tanga? Hoy, pwede ba sa susunod? Mag-iingat ka sa pagmamaneho mo? Hoy! Eh, kung nabangga ko kayo, ha? May pampapagawa ba kayo na sasakyan ko? Aba, akala ko ang makeup mo lang ang makapal. Eh, pati pala mukha mo, bruha ka? Hoy, bruha ka, ikaw makapal ang mukha. Hindi mo ba ako kilala kung sino ako? Ay, wala akong... Low life ka? Wala akong pakialam kung sino ka! Eunice? Eunice Gatos? Vivian! Vivian Viscara? Oh, classmate! Ay, kamusta? Kamusta ka na? Ay, naku, okay naman. Ito, ikaw, kamusta ka na? Naku, rinig ko, congressman na tatay mo. Ay, oo, oo. Ay, ikaw, ano ba? Tagal-tagal natin di nagkita. Oo, oo nga. My God, balita ka daw, galing ka daw ng Paris? Paris ba yun? O, oh, Paris? Paris. Paris, France. Ah, oh, I see. Parang tumaba ka ngayon, ha? Ay! Pero in fairness, bagay naman sa'yo. Ay, naku, ikaw din. Ang taba-taba mo ngayon. Ay, anak mo ba yung hindi ko masagasaan? Ito? Hindi, hindi. Pinsan ko to. Ah, okay. Para kasing nga nanganak ka na eh. Ah! Ay, ikaw din. Para ka ng ilaw ng tahanan. Sige, pasensya na. Nagpapadali kasi ako eh. Ito. Calling card ko. Text na lang. Bye-bye. Eunice. Ay, teka. Dito ka muna. Eunice ka muna dyan. Ikaw huwag kang tatawid-tawid ng ganun-ganun na lang, ha? Saan ko itong batang ko? Ate Vivian, sino ba yun? Best friend mo? Yun? Ay, classmate ko nung high school yun. Sigurado ka lang, te. Aba? Huwag kang masyadong magsasama doon. Ikaw naman, Kuya Martin. Ang tagal mo naman umihi. Nakain ng galon ka ba? Tapos na yung gusot. Bakit? Ano ba nangyari? Tay. Tsaka na ang pangarap, pa. Medyo komplikado yung ngayon ko eh. Tsaka ayokong iwan si Keon. Pero pangako ko tay, balang araw, matutupad ko yung pangarap ninyo sa akin ni Nanay. Habol mong bayaran yung tuition ko. Hindi ka na nga akong di makapag-test eh. Kasi si Papa, hindi pala binabayaran yung school ko. Huh? Di bali, kumasya naman yung na-refund ko. Tsaka huwag kang mag-alala, mag-ahanap ako agad ng trabaho. Basta ikaw, mag-aaral ka lang ng mabuti. Uwi. Uwi, ate. Din kasi kami. Anak ko, ganun ba? Hindi, sige, salamat na lang. Eh, ako nga, dapat mahiya eh. Ang tagal-tagal na natin hindi nakikita tapos uutangan pa kita. Sorry talaga, Vivian, ha? Kapos lang din kasi kami ngayon. Ang asawa ko hindi pa nagpapadala ng pera. Naku, hindi, sige. Ano ka ba? Okay lang yun. Maraming salamat ulit, ha? Okay, sige, bye-bye. Manang bayad po. Manang, meron po ba kayong alam na sanglang tumatanggap ng cellphone? Ano bang klaseng cellphone yan? Ito po. Ito po. Ay, naku! Napipili na lang yata yan sa Cropec. Kahit sinong magnanakaw, tatanggi na dyan. Ay,
ng bagong trabaho. Sinulat ka ba talaga to? Nakatalagang kahihiyan, Vivian. Dito, Vivian. Tuloy ka. Dito ka muna, ha. Antayin mo lang si Sir. At, sige. Okay. Salamat, ho. Kinontak mo na ako. Akala ko na nanaginip na sa Paris. Dito ho ba kayo nagtatrabaho? Yes. Eh, pambihira naman eh. Eh, dapat pala bumalik na lang tayo sa loans officer ninyo. Mabuti pa ganito na lang gawin natin. Pumunta na lang tayo sa HR ninyo para makahingi naman tayo ng tulong para makuha ko na yung sa... Mabayaran kita. At ibabalik ko sa iyo yung kwintas. That's enough para makuha mo ulit yung sasakyan. Para tapos ang problema mo. Ay, ayan na naman kayo eh. Sinamahan ko kayo sa Nice. Tinulungan ko kayo dahil yun ang sinabi ng puso ko. Dahil yun ang ginusto ng puso ko. Mababayaran niyo ba puso ko? Nasaan ba yung ate mo? Maghahanap ng tulong. Ha? Kanino? Sino? Ang corny pala nun, no? Ngayon ko lang na-realize. Teka nga, ano bang position mo dito? Isa ka bang sales manager? O... Alam mo, sa tingin ko, pwede rin mas mataas pa dun eh. Parang pwede ka bang maging isang general manager? Eh, baka naman GM ka dito. Naku, GM ka pala dito eh. Wow! It's okay. Miss Cara, I own the company. Presidente ako ng kumpanya. Presidente pala eh. Naku, ang OA mo ha. Ewan ko na lang, pero para maging presidente ka, medyo parang masyado kang bata eh, para maging presidente. Bata, bata mo pa kaya. Eh, Mr. President naman pala ang katapat ko ngayon. May... Mr. President! Sapit itong tsokolate na to ah. Lasong pang mayaman. Kaya Martin! Mayaman ka ba? Loko-loko. 10 piso lang yan eh. Palagay mo. Bakit hindi sa akin humingi ng tulong yung ate mo? Mag-aalala ako. Baka mamaya, mapahiya lang yun dun. Huwag kang mag-alala. Kilala mo naman yun si ate B eh. Madiskarte. Huwag naman kayo mapikon. Binibiro ko lang naman kayo eh. Tutuwa nga akong kausapin kayo. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, Mr. President. Good morning, sir. Presidente ka pala talaga dito? Gusto mo ba tayo sa HR? Tanong natin. Ha? Ay, naku, wag na. Eh, boss ka naman pala talaga dito eh. Nasusunod nga, pwede palitan mo naman yan. Alin? Eh, ang necktie mo. Hindi bagay pang presidente yan eh. Pangit. Ha? Carlo?